Kasi sino man hindi ka maririnyo sa isang kumpanya or isang tao kung hindi mo talaga pinagkakatiwalaan or minamahalan. So bakit ka nag-renew ulit kay Ray? Maraming salamat nga sa renewal, di ba? Kasi ibig sabihin lang, nagtitiwala siya sa akin. Same as, pag yung kung ano man yung pagtitiwala binibigay ko rin sa beauty girl, ganun din yung nare-reciprocate, di ba? Kaya maraming salamat doon. Pwede naman kasi na after one year, okay, babay na, di ba? Pero long term talaga yung mga endorsements ko eh. Okay. Long term, like with Crystal Clear, kung hindi siguro nabenta yun sa another corporation, I've been with them for 13 years. 13 wow. Years. Bago nila na benta. Kasi sasubitin din 20 years na. Oh, more. More! Kasi marami pa kaming lines. Pero syempre, meron niyang for the 50s, 60s, 70s, 80s. Hanggang nandyan tayo. Na-amaze na kami ang inyo sa look mo. No? Kasi nasali na kami sa look niya sa ano, bilang lili sa provincia. Medyo so, i-side ang ano, ang box. Kasi pag nakabakos ako, medyo parang ang tingin ng lahat, ay si Lili. Miss Lili, pwede po bang magpa-picture? Ganyan, tala. Lili na. So pag wala, medyo maiba na Miss LP na. Pero happy naman ako na gano'n ang tinatawag sa akin kasi ibig sabihin, nanonood talaga sila at na-appreciate nila yung trabaho. Oo, sabi mo nga kanina, ang hirap maging salbahe, no? Oo, nakaka-drain. Nakaka-drain talaga. Kasi, minsan ako nga na, kahit na yung sa ginagawa ko, naiiyak ako. Kahit na nanilisip yung mata ko, tingin ay pa rin ako kasi, na parang alam mo yun na... Kita-kita, actually. Yung sa... puso mo, alam mo na minsan para bang meron pa bang ganito? Meron pa ganitong tao? Ganon. Kaya lang napapacify naman ako ng mga katrabaho ko rin na kapwa ko artista at sinasabi, marami silang ganyan. Yun na. Ang hirap na eksena mo, ang hirap na eksena mo, particularly yung kay Susan Rosas. Yes, kay Ida Susan, kay Ito Jaime, maski kay Whitney. Alam mo yun, kailangan parang, kailangan parang trabaho lang ko ha, huwag yung personalin. Kasi ganun talaga eh. Yun yung character, umaabot siya sa punto na wala siyang sinisino kahit na ano pang age bracket yan. Kahit ano pa ang katayuan mo sa buhay. Ganun. Pinuso mo daw ng tubig. Pichel. Pichel ng tubig. Ha? Pinabawasan ko nga dahil sa punong-puno nga yun. Sabi ko, ano ang gusto nyo? Sabi ko, super naman yata ang punuin mo ito. Paano ko bubuhatin? Ang bigat! Sabi ko gano'n. So pwede mo bawasan nyo naman ng konti. Ako pa yung nag-request. Okay, parang yung nagumulat ka sa mga eksena ni LB. Opo. May mga sinset pa akong videos sa kanya kasi umuwi ako sa vegan. Yung yaya ko since maliit pa po ako, talaga yung, i-video mo ako, i-video mo ako. Healthy! Galit na galit ako sa'yo! Wala ko na talentino! Sabi ko. Ang dali pa rin po yung mga teachers nung yung foundation ko po kasi I went home in vegan last week kasi nga dahil magpaparal po tayo po sa vegan. Lahat talaga may mga doctorate degree yung may nag-uusapan ng provinsyano. Sabi niya na sana po, ano, sa anniversary ng school kung saan po ko nag-aral, dalhin ko lang po si Miss LD. Hindi daw po nila gagalawin. Pero nanggigigil sila, pinaparating po nila. Kung kailan daw mamamatay yung character niya, sabi ko, secret! And then the last question, I hope you don't mind. Part of Beautiful Aging. Kumusta yung update natin sa division ng bahay mo, na napakita bahay mo? And why did you decide on it? Para magkaroon na rin ng responsibilities yung mga bata. Like, ito nga ngayon, napapressure ako kasi si Renz meron na siyang arkitekto. Kasi di-divide namin yung main house. So, napapressure ako, may architect na ako, ma. Kausapin mo. Sige, hindi, kailangan collaboration tayo. So, after this, may nakausapin ng architect for me. Makikipag-meeting ako para sabihin sa kanila paano namin gagawin. Na meron siyang sarili niya, meron akong sarili ko. And ngayon ko lang naisip din na ang kailangan na maging sa akin is more of a senior-friendly home na, diba? Duwalating tayo sa point na mahirapan tayong bakit ng hagdanan, so sana one level na lang yung sa akin, gano'n.
So, pwede mga tiny homes lang, hindi naman talaga yung kasi maliit lang naman yung lupa namin. Hindi ko naman pinapangarap na mansion-mansion. Wala kayo na. Mansion-mansion. Mga tiny homes lang. Pero at least, nasa parang compound, nasa isang ano lang kami. Ang pinaka-sentro namin, yung litikuda namin, na doon kami magkakasama, pag may mga events, may mga birthdays, ganyan. Pero sa palagay ko lang, kahit na meron na silang sarili-sarili nila, ang mangyayari, doon pa rin sila sa akin. Diba? Pero bahagi ito ng proseso mo of letting go or ibang nila? Siguro sa kanila din, sa kanila at sa akin. Yun. Para sa kanila at para sa akin na rin. Kung may i-give up ang mga gamit, ha? Sabihin mo na. Nandun na muna kay Rafael eh. Thank you, Tito Mario. May tanong po si Miss Laika.